Ise TV Production. Your only island TV channel. Pero walang nagsasabi doon, ano ang gagawin na... Mr. Speaker, esteemed colleagues of the House of Representatives, guests present here in this chamber, ay madami ng makikitang nakatabahalang pakaya. Sa katunayan, ayon sa isang... Tatapuji! Agencies ng region, national offices, pinapresent natin ng accomplishment report pati yung budget requirement nila for 2024, and at more specifically yung budget nila for Region 9 and Isabela City. Para alam natin magkano talaga yung share ng Isabela City and Pasila from the national government coming to mind. Tanong na lang. Yes, merong standard na limbawa pag kasi di ba laki ng MOA nyo na sa 5. Pero may standard na kayo pag ano, halimbawa pag city police, pag municipal police, pare-pareho yung ano MOA nyo. With regards to MOAs, it depends po sa per capita base po tayo. Ah, per capita kayo? Per person, per personnel. Anong per capita nyo? 1,390. Yes, sir. Per personnel. Per month? Yun pa rin yung sinusunod natin since 2017. 1,390 per... Per personnel. Per month? Yes. Per tao? So, per capita pala kayo? Yes, sir. Per capita. Ano yun? Andun na yung ano, pagkain nila? For office... Hindi, ano yung ano nun? Ano yung breakdown ng 1,390? Office lang yan? For ano sir, yes, sir, sa unit nila sir. For office consumption, pero, sir. In terms sa for operational and administrative function, sir. Kasama nila. In terms saan? In terms sa mga other activities nila sir, nagre-request naman sila sir sa RH. Well, katulad ng, inaano ko lang kasi, dahil gusto kong mag-advocate kasi ng increase sa ano kasi, hindi ako honestly, iniwasan ko kasi na dapat, okay lang kung may PAPS plan, di ba? Doon sila kukuha. Pero iniwasan ko yung police na hingi ng hingi, alimbawa, or tulong ng tulong galing sa politiko para talian. Kasi mas maganda magkaroon ng independent ano. Kasi kung ikaw si police, nabigyan ka, nire-regular ka ni ano, minsan kahit may mali na, natotolerate mo kasi nahilnahiya ka rin dahil siyempre nagsusupport sa'yo. Okay, sir. 1,390. Hindi, raise ko yan policy question kasi sa DIAG.
main, but it uses it sila for the uniform sector. So, yung sabi sir, na we are carrying the name of the OKLG, but... Ano to sa kanila? Peace and order, no? Peace and order, sir. Yung USEC for peace and order. So, sisikretary yung sa taas, tapos may dalawang USEC. USEC for the government and USEC for peace and order for the uniform sector. Kung may kwansan, pointer. So, and under that, so yung may ito mga bureaus. We have around... around 7 or 8 na attached bureaus of the Department of Interior and Mountain Park. Okay, next slide. So ito yung program, outcome for your program, but I won't bore you na lang sa ano yung explanation later on, makikita naman siya. So, and for our sector, ito yung mga outcome programs namin, anim yung outcome areas namin. So this is ayan yung major program? Major programs, outcome programs namin sir. But under these are different projects and programs din. Pero yan, kailan yan na-develop? Ito, mino matagal na yan? Medyo matagal na sir, nag-continue sa sustainable. So, but FPA may mga bagong mga aspeto o mga bagong sa projects na inilagay ko. Ikita niyo mamaya sir yung mga bago. I mean, so this is the outcome one, which is accountable, transparent, participative, and effective local governance. So this is refers to the practice of basic tenets of the good local governance. So ito yung mga activities sir for next year or the programs, the implementation of the RA 11292 or the SGLG law, yung assessment natin and awarding, the incentive funds for those contributors of the SGLG. And meron din tayong SGLGB, which is for the local barangays. And also we have the full disclosure policy. And itong panglima is yung bago, na mausay at tapat, yardstick for accountable governance or machiat program. There's no yet any guidance for us, but this is really a proposed para gawin next year. Ano yan? National or general? National itong mga programs, sir. This is belongs to Taiwan. So yung mga programs coming from the national, but this is our programs that is implemented in Region 9. So we implemented in Region 9. So hindi na namin sinali yung mga ibang programs na ibang region ang kasali. So we are focusing on Region 9. And we also have the Civil Society Organization People's Participation Program. Ito din yung mga sub-programs nila, apart din yun. Next. 6 is yung program for newly elected officials. So, since mag-election tayo ng barangay, we will also be conducting training programs for the barangays in the coming months after the election. Bineo. Bineo, sir. Bineo. Barangay or barangay newly elected officials. Great. Yun ang tawag. Bineo Great Barangays Program. So, medyo mataas yung concept. So, a total of 3.8 million para sa Region 9. Okay. For the outcome 2, which is peaceful and orderly and safe local governance, which is also implication of the PNP in the other different sectors, ito din yung programs na nandiyo. First is to strengthen the peace and order council. So, yung peace and order council natin kung is being assessed of the performance. So may assessment tayo, just like on the SGLG, which also forms part of the SGLG. And evaluation of the LGU PAPS plan. So tinitingnan din kung yung PAPS plan ba lang mga LGUs are effective and efficient. But din yun sa strengthening natin ang personal councils. And the provision of secretariat services. Kasi kami naman yung secretariat of the different councils except the barangays. And we also have preventing and countering violent extremism and insurgency and the implementation of the EO70, which is the LCAP. So may program tayo na communicating for perpetual end to extreme violence and forming alliance towards positive change in rich communities or seek for peace. So ritual community support program and implementation of the CUC. And we also have the VILG, Philippine Anti-Illegal Drugs Strategy, and the Comprehensive Social Benefits Program. Yung panglima na CSPB, this is the program that is giving financial assistance to those
in-action, awarded in-action ng mga police at saka retirees of funds. So may imagine tayo ng mga bimbigay, grocery packs, and also we are also helping out yung mga naiwan nila ay mga trabaho. So for Region 9, 3.065 million yung budget for next year. For Outcountry, this is the socially protective local governments. This is involving social services mostly. Your first is enhancing local capacity on the promotion and fulfillment of women's and children's rights. So you popularize the Magna Carta of women, advocacy and capacity building for local institutions of women and children, promoting trend-friendly governance. Monitoring sa mga NGOs natin in terms of... Okay, so mainly this is about child and guide natin ng mga activities. So, and for outcome 3, MILCO, monitoring and evaluation assistance to NGOs. These are the various infrastructure programs that is under the MILCO, the PALCO, and the CMGP, and the assistance municipalities. So ang role ng DLG dito kong is to monitor the implementation of the projects. But as the identification of the projects is coming from the LGUs and approval is at the central office. Then we have strengthening barangay capacities, the local economic incentive awards. Ito yung bago, harnessing the barangay management systems to improve barangay governance. This is the using the systems are calling database ng mga barangay, but just to tell you, Region 9 is already advanced in this level. May program na tayo o system na tayo na pwede natin ginagawa na ngayon ng LGUs para gawin na sa planning tool nila. And barangay public skills training and the monitoring of the barangay-based institutions and barangay local government unit mechanisms. And ito yung programa bago na that was implemented last year, the halina pagtanim ng prutas at gulay apag sa barangay project and the balik ubit siya bagong pag-asa program. So we budget na 2.5 million. For outcome 4, that's about environmental protection, climate change adaptive and disaster resilient local governments. So ito yung programs natin. We have the strengthening of the internal DRRCC operations, so and also to enhancing local LGU capacity of disaster risk reduction and management. Ito yung pagtingin natin sa Operation Bisto during typhoons and storm surge and iba earthquake and other disaster related activities. Then capacity building and technical assistance to the LGUs on Dream CCA, and ito yung bago, the Risto SICAP. Capacity building, preparedness or disaster risk reduction, and also COVID-19 related malaria prevention and recovery program. For Region 9, we have 600,000 provided. For Outcome 5, this is business friendly and competitive local governments. So, if you want programs, we have 3. Improve LGU competitiveness and ease of doing business, just to monitor kung ano yung nagsunod ba yung LGUs in terms of the policies related to the ease of business and the ARPA, yung Anti-Retail Act natin. Sustainable transformation for local governments and the food security program are new programs that we've implemented for next year. So just a small budget, 100,000. And for Outcome 6, this is internal strengthening internal organizational capacity so sa mga ideality ng mga ng department. So we have the gender development, institutionalization of the gender development namin sa opisina, and to strengthen the ICT operations and efficiency and effectiveness namin, the human resource development, management system enhancement, and the intensified multi-stakeholder partnership, which is 16.157 million. So ito yung total 86 million and 142,000. So kung para sa PNP medyo malayo yung budget namin.
For region 9, no? For region 9. And next slide. And these are the tier 2, these are the projects that gusto namin gawin for region 9. So, this is the first is the project called DLG 9 Dialogue Awards. We started this last year. We recognize give recognition to the different LGUs, which also includes Isabela City. May mga programs din kayo sa Isabela na we recognize its best practices. At meaning, inakit namin sa taas para makita nila na Isabela City and other LGUs of Region 9 are doing quite well in terms of the different programs. And we are asking for a 2 million budget para sa mga activities and maybe incentives for the LGUs. Second is the scale-up program. This is about the development planning of the LGUs to improve their capacities in terms of development planning. 600,000 yung proposed budget. And also, capital outlay, this is the construction of the DLG9 training center facilities. Medyo kulang ang pasina in terms of the training facilities namin. So we are asking 25 million. Malaki naman yung space doon sa aming area. So hopefully na magkakawa kami ng training center na pwede na doon magkandak ng mga trainings coming from the LGUs in other areas. Second is the green DLG9 program, energy efficient solar panel installation. So 1.5 billion. We do hope that we one of the first agencies na makakita na we can use the green energy in terms of using mas maganda yung itna kasi part of our advocacy naman sa is to control the climate change. So mas maganda yung kami din yung nagsimula ng gamit ng mga solar panels. And also green energy, a water protection facility. For now, we are much privileged to be in spring zone sa aming area, but fortunately, we don't have any water protection and we are attention namin is baka maging pwede yung tubig doon, hindi na pwede yung malino, kailangan namin ng water protection kasi medyo panarin kami sa taas na in terms of development. Medyo marami na doon sa government center, so it may be affecting our water, the stability of our water system. Pero walang nagsasabi doon, ano ang gagawin na... Mr. Speaker, esteemed colleagues of the House of Representatives, guests present here in this chamber, ay madami ng makikitang nakakabahalang pakayan. Sa katunayan, ayon sa isang Uji! Pero walang nagsasabi doon, ano ang gagawin na... Mr. Speaker, esteemed colleagues of the House of Representatives, guests present here in this chamber, ay madami ng makikitang nakakabahalang pakayan. Sa katunayan, ayon sa isang... Uji! Dahil we are a new created agency at marami tayong dapat gawin ito sa Pasilan at sa Isabela para sa ating mga overseas Filipino workers. Marami kaming membro dito, the Overseas Worker Welfare Administration has thousands and thousands of members and we wanted to reach out to them. Of course, we are very aggressive doon sa anti-illegal recruitment at saka our efforts and fights against trafficking in person na may mga biktima na galing doon sa province of Pasig.
sila. So itong meeting na ito mahalaga, ipaabot namin sa ating butihing congressman para matulungan niya kami doon sa aming information drive at sa aming kampanya. And at the same time, baka makatulong siya doon sa aming pangangailangan para sa tustusan yung mga pangangailangan natin mga kababayan dito at dagdagan yung budget ng bawat opisina namin dito. So very important ito at ako yung nagpapasalamat sa congressman ng Basilan, si Congressman Mujib Ataman sa pagkakataon binibigay sa amin para at least bago ma-deliberate yung budget sa Congress, ito pa lang meron siyang idea paano natin isulong at ipaglaban yung karapatan ng mga gawang Pilipino, lalong-lalo na yung mga nasa ibang bansa. So, again, we would like to express our thanks to him for this opportunity. Sure, thank you so much for... And sa mga public was already updated naman, hindi na masyadong room for this. So, we are asking for this around 4 units. Pwede mag-aaring kapsina. So, 8.1 million ang proposed budget namin. And these are the summary for the year 2, 38,200,000 yung proposed budget. And just to give you an overview of the performance of the Isabela terms and also kung ano yung ginagawa namin for Isabela City in terms of the projects and progress namin for this year. So under SGLG, sa 2022, Isabela passed 7 areas out of the 10 governance areas. So hindi na sabi sa SGLG conferry. But for 2023, we are proud to say na, kasi ako din yung naka-part of the team, Isabela City has been endorsed as a potential winner for this year. Kasi nakita naman na you passed the 10 areas sa Isabela. Ano yung isa na yan? Ano, sir? Yung sa 2022, yung answer na hindi nagpasa yung... Pass 7, tapos sa 2023? Pasa lahat. Lahat, but there's still our national... National validation. Hindi naman pineke. Hindi, sir. Hindi naman, sir. Kita naman namin, sir. Kasi maraming iba nagpepeke. Hindi naman, sir. Kasi nahirap din manalo yung peke. Yes, kasi kasama ko doon sa assessment, sir, and your... or si Mayor, nagsabi naman siya na talagang hindi niya gusto ng gawin. So, kita naman namin na... Kasi marami akong napansin, di ba, nagpepeke-peke. Definitely sa inyo, sir, hindi naman. So, I think, what is... Ilan sa region na yun? 13 LGUs. Last year, around 6 lang nakapasa. For now, we are posing 16 yun, but I think, ngayon tatlo, definitely baka mawalo. So, may 13 na lang. And among those 13, I'm not proud of myself now, but nakikita namin na Isabela has a very strong potential na masari talaga. For SGLG barangays, sa 2022, si Barangay Bensi was recommended for SGLG assessment kasi may panduan, may award for the best barangay per LGU, pero hindi lang nakapasa sa assessment. And for 20, same, yung last year pala is pilot testing lang, so isa lang per LGU. But for this year, we'll be conducting the assessment for the whole, sa lahat ng mga barangas, which is 45 or 7 city. And I think ang timeline is mga October pa naman, so hindi pa natin makakita yung result. And the FDP, Isabela is very consistent in passing the seal of good financial housekeeping. So lahat naman ng mga requirements in terms of posting sa na documents are being positively done by Isabela City. And for the barangay SK neighbors, ito lang medyo nahirapan tayo. There are definitely SKs and barangays na hindi sumusunod sa FPP na mga... Yan yung isa dapat tutukin. We're pushing for those na sa mga barangays. I think our CEO Joe can speak to that. But, may mga mahirap na mga barangay officials. In terms of the CSR, the Civil Society Organization, partnership and involvement of governance, may SGP tayo.
So, my total na 46 is a database na mga CSOs that have attended or participated in the training programs that we did last July 24-26. And CBMS, CBMS has been implemented in Isabela City. And in terms of the anti-corruption program, on April 17, 2023, the office has been ordered with a movement to implement their decision, again, involving Nima Daman and si Punong Barangay City, Kalima, Dawai, Amin. Yung hindi siya mag-inig si Consuelo. 2 months na salary. Pero pues maganda rin ganyan kasi para magtino. Yes, sir. Yes, sir. May masampulan, magtino yan. Penalty na yan, hindi lang preventive. Yeah. Penalty na siya. Penalty. Final na yung decision. Tapos? Well, ano lang, minus bias. Anong kaso? Hindi ko masyado pa kasi it was forced to bomb. Simple negligence. Kasi po rin sa minsan. Oo, kinasuhan siya ng secretary niya. Yun ako. Basta, Pansel, Congressman, yung order ng Guzman was directed to the war, to the official government. Then, bakit siya ba? Dapat siya yun? We don't know, but baka ang isip ng Basina, part pa rin ng Masila ng actually, maraming nagkamila. Kalang Isabela del Basilan Bar. Yes, sir. Ganun yung ban. So, it was forced to the official government. And for the outcome to Prisoner Council, Isabela City has been consistently passed, have a high score in the POC audit. Medyo, mababala na 1% for this year. 1.2%. And in terms of the barangays, lahat naman na barangays pumasa sa Barangay Prisoner Council. Wow. Pumaba. Nakatulog yung isang episode. Pero mataas ka rin. Hindi siya natulog. 100% yan. And for the anti-drug council, anti-drug abuse council, sabihin na si Chris, consistently held ganyan 90% of the audit. But we hope that in the coming years, kaya kasi mag-award, yung bigyan ng award ang LGU pag abot ng 99 or 100, mas maganda 100. Kasi for ADAC, pwedeng lumagpas ng 100%. Kasi may mga pan sila noon. May minisam na pwedeng mag-get past the 100%. All barangays have also passed the barangay ADAC audio. In terms of the PCBEI, 8 barangays has participated and attended our training on the presentation of the National Action Plan. Yeah, yun lang ang pero, wala ba tayong e-clip para dyan? Sir, for e-clip, that would be kung may nag-surrender. Coming from the dito. Oh, pero, maraming abusayap. Yes, sir. Kasali na yung mga abusayap, sir. Ano ko lang kasi para ano lang masustain. Yes, sir. Ang pa naman namin sa the office, basta kompleto lang document, then we will while process the application para mabigyan sila ng financial assistance na 50,000 yung level of assistance, 15,000 yung immediate, and kung may mga armas sila, double the provision of the armas na surrender nila. Pero kailangan may mga documents, especially the JAPEC, sir. Yun ang importante. Pag walang JAPEC, talagang hindi mabigyan. Ano yung JAPEC? The Joint, ano yan? Joint Peace, ano yan? Walang intelligence ng army and police ang sabi na sasali sila. They're part of the EPA or the Pabusaya from the Philippines. Okay, okay. And yung mga tao ng mga FRs, we call them FRs, the former rebels, they can also avail of other programs from the other agencies under the EPA. Death benefit claims, we have processed, so kung may namatay ng barangay officials, they have to submit the various documentation and they will be provided some benefit death benefit claims. Bakit meron silang death benefit? Death benefit claims are board at saka magkano? For barangay, barangays around 22,000 and for the Kagawas, Ralis, and treasurers, 12,000. Magkaring death.
And for our country, enhancing the capacity of promotion and fulfillment of women's child rights, God Plan and Budget, Isabela City has established the God Tempo system and have passed and we have reviewed and approved the God Plan and Budget for the 2022 and 2023. Sa Isabela City, hopefully, you have submitted their capital for next year para ma-review din namin at approve. For child-friendly local governance audit, for 2022-2023, Isabela City has passed the CFOJA, though hindi pa na ibigay yung official na result, but hindi pa na pagpasalo na yung service. Pag pumasa kasi ng isa, madali na yun, di ba? Kasi, sir, the POC in the SFJ is part of the SJLG. So, kung mapagsaka doon sa isa, hindi ka pwede pumasa sa SJLG. And for the LCPC, Isabela City obtained an ideal rating of 85.6%, and for 2023, Isabela has been confirmed as one of the top performing GUs. So, ideal pa rin, but umakyat na, medyo bumaba pa, 85.54%. And the barangays have also passed the BCPC assessment. In terms of the anti-trafficking policy functionality assessment, Isabela City continues to have an ideal rating. Umakyat siya for 2023, so 97% for the strengthening of barangay capacities, for the barangay road cleaning programs, the barangays have complied with the implementation of the road cleaning. And assemblies, all barangays have conducted their barangay assemblies for the first semester. And in terms of KP, we have trained and oriented 45 punong barangays and secretaries of the Lumpur on the KP law. And we have also conducted the assessment of the 45 barangays on LTIA. Even Barangay Mense continues to be part an awardee of the regional level. So, last 2022, Mense was the second placer, but this year, Mensi is the third placer. I think last year medyo hindi marami nag-join, so ngayon marami nag-join. But hopefully, may-ingit siguro, may-ingit. Yes, sir. And for the delivery frontline services, we have issued certifications to barangay and city officials na gustong kuha ng civil service eligibility, certificate of incumbency, certificate for months, and for other purposes. And the implementation of the APAC sa barangay program, a project, all 45 barangays have established their community gardens. In terms of the outcome number 4, this is a preparedness. In terms of the regional disaster preparedness index, this is a part of the SGLG, Isabela City had garnered 90.5% for 2022. And in terms of outcome 5, improved local competitiveness and ease of doing business, the city continues to comply with the various laws and policies of the EOBB law. And we have conducted capacity building interventions to the city of Isabela. This one are the significant accomplishments of the LGU Isabela that we have took notice of. So, ito yung sinabi ko kanina, sir. For last year, Nalaya Award namin. Dalawang awards ang ibinigay sa City Government of Isabela sa tourism category and the gender development category. And for this year, Isabela City has submitted 4 entries for the Nalaya and GMP awarding this coming October. Hopefully, yung may ibigay na rin. Okay, for LCCAT Bausi, top-performing LGU. Top-performing LGU for the Escala Awards, which is about the SK.
And the Sabela City is the regional awardee for the Lukot at Mamayang Incentive Awards. Yes, sir. Mas, yung ano ba, yung transfer, ano yung process, ano yung mga CTJ, pag ililipat mo sa BJM? By law or by law? I'm not familiar with the procedures relative sa BJM, sir. Kasi iba yung panila sa BJM, sir. We're not familiar with it, sir. Hindi pa sila under the IIT? Under? Sabi ko, under sila, pero autonomous din. Sa secretary dyan, under the secretary, but for sa... Sa regional, hindi. Kasi diretsyo, no? Kasi iba-iba na yung bureaus namin. Tama. So, and also, hindi ko talaga napan kung paano yun, sir. It was better yung tanong. Tama. Dapat siya, national pa. Pero yung sa police station, may ano, no? May standard. Kung mag-transform ka ng police, yung police station to police office. Parin siya sa court order sa ihipatay ng sa korte para i-transform. Yes, sir. Still need the court order, sa court order parin siya yan. Pero meron kayong parameter na ginagamit para masabi mo ito dapat police office to, ito dapat police station. Yes, sir. Anong different nun? Police office and police station. Police office. Parang regular, di ba? Parang Sambanga. Police so, office. Police office siya. Ang Isabela kasi police station eh. So, limited in resources and manpower. Depende kayo, manpower. Depende kasi yan siya sa ano siya sa kung siya. Kung ano siya sa pag-usapan na lang yan siya sa ano. But, meron police siya. Meron tayong baseline in terms sa income ng city. Income, no? Bago natin siya i-consider as o dapat city charter cities. Or highly urbanized. Kasi usually highly urbanized. Highly urbanized, so, just like Sambanga City. Yung population. Meron tayong malay, eh, parang napansin ko lang lahat ng highly urbanized. Pati lahat ng independent charter city, yun ang mga police office. Pag component city, wala akong alam na may police office. Ibi-base pa rin sila sa GDP. Naalala ko na natanong ko ito. Ang sinagot sa akin, even merong isang city ata Santiago. Nag-apply, pero component hindi na po ba? Sa, kasi nga dapat. Sa, sir, sa police, sa content natin, in terms sa CPO, PCS, yan ano? BGMP pala dapat ano? Pero may history kayo ng tier 2 ina-approvehan? Sa budget? I'll ask the budget, sir. Kasi I'm just new to the department sa region, so hindi ko masyadong bad. Yes, sir. Good afternoon po. For experience po, binigyan kami ng tier 2 dun sa building po natin. Ah, tier 2 yan. Yung provincial offices, pati regional offices. Yun lang po. Ah, tier 2 pala yun. Tier 2. Tier 2. Nabagal. Siguro pag sobra-sobra po doon. Ano pa ba? Meron akong patanong-tanong sa sinasalo. Dali lang. Ano ba yun? Ay, hindi. BJMP pa rin. Hindi pala dito. Kayo pala, under kayo ng Office of the Under Secretary for Local Government. Local Government. Sila under ng Peace and Order. Yes, sir. Peace, sir. Tapos ang BJMP sa Peace and Order. Peace and Order. Basta lahat ng uniform na mga... Lahat pa. Malalang sila kinin pala yung ano mo. Yung Peace and Order na office. Malaki, sir. Kasi, sir. Fire pa lang. BMP, BJMP, PNP. Sa amin, sir, is Yusek Marlo Ilingan. Yusek for local governor. For Eastern Order, tingnan mo na. Lahat ng regional office. Sa Eastern Order, sin? Tingnan namin sa Eastern Order. Hindi nyo pala may mula. Marami kami Yusek ngayon, sir. Marlo Yusek, tsaka ASEC. So pala, alam mo, pantala siya. Sure na tayo. Pero dalawa na talaga yung permanent na USEC. Dalawa na may iba pa USEC. May USEC for finance. Di ba permanent yun? Meron. Yung, I think, for career is USEC ng LG, local governance sector, for finance, for admin. Ano yan, permanent yun? Yung mga permanent items yun. Parang sila ang yung dati. Yung sa business na medyo puti at buhok. Political. Ah, yun, si Yusek Panadero. Panadero, permanent yun. Retire na siya sa... Oo nga.
Saan ko man nakita si Yusef? Nasa pa na sa ngayon, sir. Conrad Alinur. Ah, tama. Kasi sila partner niya po yung mga foreign partner. Kasi Yusef of Star Valenzuela. Kilala. Mga bago lahat. Mga pa niya ni Sir Paris. BBM. BBM. Sa 20 pesos. Puso ang 20 pesos ngayon. Kasi tumaas ang bigas eh. Kasi tumaas ang Vietnam kasi kinontrol nila export to hindi rin. Nag-close ang India ng export. Ako nga pala, India pala ang nag-close ng export. So, kumunti ang supply. Pero ang pumasok si Myanmar, magtaas si Vietnam. Okay. Tapos mababa ang production ng Pilipinas. Kaya nag-take advantage si Vietnam kasi nag-close si India. Okay. So, goodbye 20 pesos. Kaya tinanong ko sa DA yung roadmap sa 20 pesos. Wala yung pero usually sa budget, ano ba, DILG na? Ano ang propose nyo? Propose budget at compare sa net. May difference? For 2024, sir, yung proposed budget po namin, syempre, at least may 3% inflation rate, no? For 2023, yung pong budget namin per GAAP is 24,924,000. Ang approved sa NEP? Yun po yung GAAP for 2023. For 2024, sir, per NEP is 25,800,000. So, nag-increase kayo? May increase po kami na shoot 3%. Ano? Inflation rate. 3% inflation rate. Talagang yun talaga fixed, sir. For the gaya ng fuel, talagang yung mahal. Water, utilities. Mas doon, no? Admit. Pero propose nyo ma, proposed versus net. Yung proposal nyo versus net. Yun na po talaga, kasi hindi rin naman nila i-approve kung sobra-sobra. Ayun din ang pre-propose nyo. Yun ang ang pan-amination. Yung last year namin, naman, plus 3%. Yun na lang yung pan-amination. Naglagay na sila ng ceiling. Kasi pag naman, sir. Ang problema, 7% ang ano? Ang inflation. Yun. Hindi 3%. Kaya parang si PNP, ang baseline niya, 2.5% ang inflation noong 2017. So, yung per capita nila na 1,310 is based yun sa 2.5% na inflation. Eh, 7.5 bata o 7 ang inflation ngayon. Hindi na. Hindi na maghabot. 5% ang lupa. Ako ang style ko ngayon. Kung ako, alam ba, district ko, gusto ko mataas budget ko. Total, pag umutang, magbayad din lahat. Pareho rin ang babayaran eh. Bakit? Kaya huwag kang palugi doon. Puta, kasama ka rin. Ano rin eh, ganun din ang computation. Kasi sa amin naman sa Congress, akit naman sa Trabaho Office, sa Trabaho Office na nagbibigay ng... Pati kayo ceiling kasi eh. Nakarin yung may ceiling para sa Trabaho. Ibig sabihin, ang budget ng DILG, binase nilang increase sa inflation at 3%. Pero at least maganda rin na ma-performant ng DILG na yun. Ganda naman, Chris. Wala kasi kayong LGU sa kitulo. Maliban lang ata itong triple SB minsan. Yun ang sinabi na. Pero ngayon naman sa... Medyo ano na, no? Okay naman. Kasi may access road na eh. Yes, sir. Ganda, itong iba sa ano ko na yung BJMP, hindi rin na. Kasi gusto namin i-transfer na yung BJMP. Sige lang sa i-call ko na kay RG baka pwede niya mag-usap. Ano yung ano ba? Ano yung process? Kung by law, di ba file ko? Ang bill. Bill. Punaan mo rin kasi, sakit ulo. Tapos kulong din. Dapat isang kulungan na lang lahat ng ano. The jail is under the city government, sir. Oh, yung city jail. So, wala yung BJMP na itang may BJMP. Separate. Oh. In fact, naghingi nga sila ng lupa sa city ngayon, nagpatayo. Parang bibigyan na. Denied na. Yung lupa na lang, final location. Yung doon na. Magsabi na niya. Ayon na
Ayaw na nila malapit sa city niyo. Yung pinakadulo ng city niyo. Yung sa Lanote. Hindi, hindi. Yung sa likod ng city gym, may binibenta doon. Ano, okay na tayo. Wala naman yun. Para may idea lang tayo, magbabudget hearing eh. Yes, sir. And we do hope you... Inshallah, para ano. Para ano. Sige, salamat ha, sa lahat. Thank you. Okay. Thank you, sir. Ganun, salamat. Pero walang nagsasabi doon, ano ang gagawin na... Mr. Speaker, esteemed colleagues of the House of Representatives, guests present here in this chamber, ay madami ng makikitang nakakabahalang pakayan. Sa katunayan, ayon sa isang... Tatapuji! Isa TV Production. Your only island TV channel.